Narito ang latest update sa nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon na magpasa hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Mahigit isang buwan na ang nakakalipas. Preliminary investigation sa kasong kidnapping with serious illegal detention kontra Police Major Alan De Castro at tatlo pang suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, kasado na. Tinanggap na ng korte ang kasong kidnapping with serious illegal detention na isinampa ng PNP laban sa apat na suspect na umano'y sangkot sa pagkawala ng beauty queen candidate na si Catherine Camilon sa Batangas. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jane Fajardo, itinakda sa December 19 at January 9 ang preliminary investigation sa kasong kidnapping at serious illegal detention laban kina Police Major Alan De Castro, driver niyang si Jeffrey Magpantay at dalawang iba pa kaugnay sa pagkawala ni Catherine Camilon. Inaasahan po natin na yung mga suspects po ay magsasubmit po ng kanilang counter affidavit o at iba pa pong ebidensya to answer po yung mga complaint na ifinail laban po sa kanila. Gumulong na rin ang preliminary conference kaugnay sa kasong administratibo na isinampa laban kay Police Major Alan De Castro kung saan maari tong madismiss sa serbisyo bilang pagkapulis. Isa si De Castro sa mga suspect na una ring umamin na nakarelasyon nito si Catherine Camilon. Patuloy namang hinihintay ang resulta ng blood sample na nakuha mula sa abandonadong pulang CRV kung saan nakitang inilipat si Camilon. Una nang nagmatch ang mga nakuhang hibla ng buhok sa DNA ng mga magulang ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon, pero may ilang buhok dito ang hindi nagtugma. Ayon sa pahayag ng PNP, nakadepende ang magiging resulta sa preliminary investigation sa kaso, kung saan maaari ring kuhanan ng DNA sample ang mga suspect. Kailangan po nating dumating doon sa estado na maisampa na po natin yung information para makapag-file po tayo ng corresponding petition allowing the PNP po to get the possible DNA sample from the suspects po. Kung natatandaan mo po ma'am na tatlo po yung nakita na lalaki na naglilipat sa isang dugo ang babae mula po doon sa Nissan Juke palipat po sa Red CRV, ang na-identify po doon yung isang suspect si Jeffrey Magpantay. So yung ibang mga nakuha po doon na mga possible na mga object evidence ay definitely po this will be considered in strengthening the case filed against the suspects. Aminado ang Philippine National Police na nangangapa pa sila at wala pang malinaw na prueba kung buhay pa ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Kung nasaan si Catherine Camilon o kung posibleng buhay pa ito na naiulat na nawawala simula pa noong October 12. As of now po, wala po pa talaga tayong clear na ma-establish na proof of life ni Catherine po, pati na rin po yung possible location po niya. Pero kami rin po, kasama ng mga pamilya, alang-alang sa pamilya, ay umaasa pa rin po tayo, sir, na makikita natin siyang buhay alang-alang sa ikatatahimik ng pamilya. Samantala, narito naman ang latest post ng kapatid ni Catherine na si Chinchin Manguera Camilon. Hindi ko ma-imagine ang buhay na wala ka. Palaging ikaw ang nasa isip ko. Madalas akong umiiyak pero hindi ko na lang pinapaalam. Kahit nakatulala lang ako, kusa na lang lumalaglag ang luha ko. Ang hirap maging masaya tapos maiisip ko na lang bigla na hanggang ngayon, wala ka pa. Parang hindi ko na lang gusto maging masaya kasi bigla na lang papasok sa isipan ko na may kulang. Madalas ako nanunood ng mga videos mo kapag gusto ko marinig ang boses mo kasi natatakot ako na baka pati boses mo makalimutan ko. Tagal na din kita hindi nakikita at naririnig. Kahit yung mga kalat mo sa bahay, namimiss ko ng linisin. Hindi ko alam kung paano ko nakakaya ang ganitong pakiramdam na sobrang bigat sa dibdib. Lalo na yung isipan ko na sobrang magulong-magulo na. Sabayan pa nang wala talagang tulog at pagod sa araw-araw na alis sa pag-aasikaso sa pagkawala mo. Pero palagi pa din ako nagpapasalamat sa Diyos na hindi niya pa din kami pinapabayaan.
at sa mga tao na nandyan pa din sa kabila ng sitwasyon na nangyari. Hindi sila nakalimot na kamustahin ka palagi sa akin. Sa mga prayers nila na sana makabalik ka na, palagi mo tatandaan na mahal kita. Lahat gagawin namin, makabalik ka lang sa amin. Samantala, legal wife ng primary suspect na si Police Major Alan De Castro, pinaiimbestigahan na. Okay, tawagan natin si Colonel. Kasi the Colonel can ask the family of the Major, kasi siyempre itong driver niya ito, bodyguard, for sure alam ng mga kamag-anak ni Major, family ni Major, kung sino talaga itong si Magpantay. Siyempre, driver, bodyguard niya, kasama-sama niya palagi sa bahay. Kung saan siya pumunta, call the PNP. One more time. Kahit pa paano, makatulong man lang sana tayo para medyo ma-zero in natin yung bang possible whereabouts nitong si Magpantay. Kung alam ba, siya ay taga Batangas, di doon sa Batangas, mag-focus sa mga tao. Okay. Bumalik sa meeting. Opo. Alright. So, maglit lang tayo, sir. So, ganitong gawin mo, Merrick. Kailangan ng cooperation talaga dito. I'm sorry, I don't want to put pressure dito po sa kamag-anak ni Major na wala nang kinalaman sa court, sa kaso. Pero, sa ngala ng pagbibigay ng linaw sa isang kaso na medyo malabo pa, nahirapan yung mga pulis natin para mapabilis yung pag-uno ng kaso, ma-identify yung mga tamang suspect, then ang susi rito ay itong driver. And I'm sure kung driver bodyguard ito ni Major, then kilala ito ng family ni Major. So, the PNP should talk to the family of the Major para magbigay ng info. Hindi natin kailangan banggitin pa yung pangalan, pagkakilanlan ng wife at family Major. Pero dapat mag-cooperate din yung family ni Major dito sa ginagawa investigasyon. At anong cooperation kailangan? Sabihin ng family Major kung sino itong si Jeffrey Magpantay. At least doon man lang tutulong. Okay? Now, kung sumuka rito, Jeffrey Magpantay, tulad ng ginagawa ko, I'll protect you. I'll make sure na walang mangyari sa'yo at mahalan sa yung korte. Yun yung may pangako ko sa'yo. Diba? Colonel Pajardo. Hello po, sir. Okay, isa na naman po. So, ito pong si Jeffrey Jepoy Magpantay ay driver bodyguard po ni Major. So, did you talk to the family of Major para tanungin kung sino talaga ito si Magpantay, taga saan siya, baka pwede makita yung kanyang resume. Siyempre, pag nag-apply ito kay Major, eh, meron itong resume at sinamita niya kay Major. Maraming mga information doon sa resume na maaaring makatulong sa inyong investigasyon. Na-establish na po natin na Sir Rafi, base po sa ating investigasyon, na ito po talaga ay personal driver po ni ni Major De Castro. Subalit, kagaya ng nasabi ko kanina, Sir Rafi, ay ayaw pong magsalita, Sir, ni Mr. De Castro, Major De Castro, regarding po sa Castro. Ang ibig sabihin ko, ayaw magsalita po ni Major, then yung pong family ni Major at least. Kasi kung driver ka ito Major, kilala ito ng kanyang pamilya. Yes sir, Rafi, nakiusap din po sir yung family po nitong ni Major na ayaw na po nilang magsalita tungkol po sa kaso ba ito at nare-respeto na po natin. But this will not prevent us, Sir Rafi, para magkala po ng ibang ebidensya para malocate po natin itong si Jeffrey Magpantay po, sir. Pero ma'am, anong masama doon kung kayo po, hindi man natin ibabanggitin yung pangalan ng pamilya ni Major, and I will respect that. Hindi ko babanggitin yung pangalan nila. Pero we're trying to investigate a criminal case. I understand po, sir. Sige po, sir. Alamin ko po ngayon yan, sir, sa Rafi, kung ang possibility po ng CIC ay makausap po, sir, itong pamilya po ni Mr. ni Major De Castro para makakuha po ng ilang detalye. Kasi ma'am, there's such thing as
yung bang hindi ka nag-cooperate sa isang investigation? Obstruction of justice po. Ayoko bang ayoko makasuwa ng obstruction of justice itong pamilya ni Major. That's why all they need to do is to cooperate. Ang sasabihin lang nila, ayan, ayan, si Magpantay, driver nga talaga ng, ano yan, ng Major, at ang pagkakalam namin, dito siya nakatira, at ito yung mga kamag-anak niya, na para yung mga babanggitin mga lugar, at tinitirahan niya, at mga kamag-anak niya, pwedeng bantayan yon. Di ba? Pwedeng subaybayan yon. Yan po ako, personal sir, sa CIDG po, baka sakaling nagawa na po nila yan at kung hindi pa po ay ipapagawa po natin sa kanila yan, sir. Apo, walang iniwan to sa yung nawawalang preso sa Muntinlupa. Okay? So meron silang listahan ng mga kamag-anak. Eh, lahat ng mga kamag-anak, bahay ng mga kamag-anak, eh, kinising nila, binantayan nila, nahuli. Mm-hmm. O, ganito yes, lang dito. Yes, so lahat ng mga kamag-anak ni Magpantay, mga kaibigan, oh, sigurado ako, isa doon titirhan niya, di ikutan, bantayan. Mm. Di ba? Tama ba, Major? Akilal? Tama po, sir. Ginagawa po ng CIDG, yung manhunt operation, at nasisiguro po, sir, Rafi, na lahat po ng mga na-identify natin na posibleng pwedeng puntahan at pagtaguan po nito ay puntahan na po nila. Pero yung suggestion niyo po, sir, ay na makausap po yung personal nila na pamilya po, baka sakaling may makuha po, ay aalamin ko po yan personal sa CIDG, sir, Rafi. Thank you po. Maraming salamat po, Colonel. Colonel Gene Fajardo, PNP spokesperson. Mabuhay po kay Madam. Maraming salamat po, sir. Happy good afternoon po. Okay. Ayan po, ma'am. Nagbigay na ako ng reward. I'm yeah, sure. Salamat po, sir. Maging yung kaibigan niya siguro. Barkada, tropa niya. Ibebenta siya. Ayan na, mga tropes. Pakita niyo mukha niyong Magpantay. 500,000 pesos. Marami-rami din mabibili niyan. Lalo, magpapasko ngayon. Ibenta niyo na. Yung sinasabi, ibenta nyo ng buhay. Ito, literal. Ibenta nyo ng buhay. Ibenta nyo ng buhay sa mga otoridad na sa gayon, makatulong na kayo. Kipera pa kayo. Diba? Na makapag-solve ng case, makapagbigay ng justisya, nagkapera pa kayo. Isipin nyo lang, mga troops, Magpantay, ilang mga inumin ang pwede mabili niyan. Diba? Pwede inumin tubig, soft drinks. Marami ang mabibili yan. Marami, yung 500,000. Kasi dati nagbigay din ako ng reward. Opo. Ilang beses ako nagbigay ng reward dito, tuwing nagbibigay ako ng reward na susold. Mm-hmm. 500,000 pesos, makapagtuturo hanggang sa masampahan ng kaso. Itong si Jeffrey Magpantay at may kanta niya. Yung primary suspect. Mm-hmm. Yung mastermind. Ayun, 500,000. Okay. Sige po ma'am, ganun po muna tayo ha. Salamat. At kung ano po may tulong ko po sa inyo, like, try, ma'am, andito lang po kami. At yung aking pong tanggapan sa Senado, open po kung kinakailangan po. Kung halimbawa, parang nakikita natin na wala na pupunta ng investigation, tayo po pwede magpatawag ng Senate hearing in aid of legislation para talagang malaman natin ano nangyari. Opo. Salamat po, sir. Yes, ma'am. Salamat po, sir. Maraming salamat po, sir. Opo. Maganda nga po. Ganda nga po, sir. Thank you po. Thank you po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.